The life of mathematics revolves around numbers. Numbers are arithmetical value. Numbers are very beautiful. It can be expressed by a word, symbol, or figure. It represents a particular quantity used in counting, making calculations, and for showing order in a series or for identification. So today, let us review some concepts. For our first review, which of the following numbers is the greatest? So say you are given 1/2, 0.77, 9/10, and 75%. So in order to understand it better, for myself, I will write it in decimal. So here, for letter A, 1/2 is equal to 0.5, B is as is, do not change anything, and change 9 over 10 to 0.9, and D, 75% is 0.75. So in this case, you can easily identify which is the greatest. So we have C. So again, a shark dive at a constant speed of 20 feet per minute after devouring a prey. What integer will represent its depth after 5 minutes? So if we can say, if we can see here, we are given that a shark dive at a constant speed. So, pare-parehas yung isang kanyang speed, 20 feet per minute. So, ang question natin, gaano na kalalim ang kanyang mararating after 5 minutes? So, first of all, tignan muna natin. So, we have here 20 times 5 is equal to 100 feet. So, after 5 minutes. So, per minute kasi is 20. So, 20 feet times 5 minutes is equal to 100 feet. But we are looking for the direction. Therefore, gaano na kalalim? So, since lalim yon, negative and positive are also used for direction. So, we have negative 100 feet. Okay, for our next problem, Amanda surveyed 160 respondents to find out their presidential bet in the upcoming student leaders election. Her data is shown in the table below. Show the students the number of voters who favored each candidate. So, I have here a note which I always remember. So, ito lang yung concept ko lagi. 50 is 50% of 100. So, ang 50 daw ay kalahati ng 100. So, when you hear 50%, alam mo ko agad yun na, na 1/2 yun or kalahati yun. So, pag nilagay natin sa equation, 50 is equal to 0.5 times 100. So, 0.5 is also equal to 0.50. So, paglalagay natin yung percent to decimal, imumove, tatanggalin mo yung percent at maglalagay ka lang ng decimal point after the two digits. Okay, so how do we answer? 30% ng vote ni Agatha sa 160 ay 48. So sa lahat, ang gagawin mo lang is imumultiply mo yung given na respondents sa percentage na hinihingi. So for Benedict, what is 25% of 160? Okay, that's 40. What is 15% of 160? So, that's 24, and again, 30% of 160 is 48. So, for our next example, I live 1.5 kilometers away from Our Lady of Guadalupe Parish. How many meters away is the parish from my home? So, kung iintindihin mo yung problem, you are just asked to convert 1.5 kilometers to meters. So, that's the given and the thought that we should have. 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So, what do we do? 1.5 times 1,000. And that will give you 1,500 meters or the parish is 1,500 meters away from my home. Okay, next example, Amanda and Alan are celebrating their silver wedding anniversary today. How many months are they married already? So, nilagyan ko dyan ng highlight, no? O ibang kulay yung silver, tsaka yung anniversary. When you say silver, we are talking of 25, no? 25. So, anniversary is annual. So, 25 years. Ang tanong is how many months? So, i-convert mo lang ulit yung 25 years to months. So, multiply mo lang 25 years times 12 months. And that will give you 300. For our next example, let's talk about sequences. An arithmetic sequence is a sequence in which the difference between each consecutive term is constant. So, yung dalawang magkasunod na number, pag minus mo, parehas ang differences sa mga susunod pa. So, ang formula nito, huwag niyong kakalimutan that a sub n is equal to a sub 1 plus mo yung difference. No? Mag-minus ka lang ng isa doon sa total number,
multiplied by the difference. Yung A1 natin, the first term, and here is the common difference between the consecutive term. So, magkakasunod yun na term ang ibig sabihin. So, for example, write a formula for the nth term of the given arithmetic sequence, 25, 32, 39, 46, 51. So, ang una mong alam dapat yung formula. Okay, so isusulat mo yung formula. Pag naisulat mo na yung formula, substitute mo na yung mga dapat. Tandaan mo na ang first term mo is 25. Ayun. A1 mo is 25. Para hindi ka malito, isulat mo kaagad. D is the difference. What is the common difference? So, 32 minus 25, 7, so, and so on. Okay? Next. So, paano ito nangyari? Ito, so magsisimula ka lang din. Huh? A sub n. Bakit n? Bakit wala tayong ipinalit? Kasi nga yung tanong nth term. Wala siyang sinabing last term. So, n lang ilalagay mo. 25, n minus 1, wala kang ipapalit sa n. And common difference is next. Ganun din. Then simplify. Ito, i-distribute mo. 7n minus 7. Okay? I hope you understand. I-multiply mo lang to. 7 papunta sa n. Kopya mo yung minus or negative 1 times 7 is negative 7. Then, let us arrange now. So, 25 minus 7 plus 7. And wala pa tayong binabago. Pinagtabi lang natin yung dalawang number dito. Hiniwalay mo muna yung may variable. So, we have final answer. 25 minus 7 is 18. And just write your 7 in. And so, your formula, kasi formula nang yung tinatanong sa iyo, is a sub n is equal to 7n plus 18. For our next example, we will be talking on sequence pa din siya. Sequence pa din, and how do we follow instructions? So, this is the simple question. Adeline used the following steps to form a number pattern. So, the first term is 1, second term is 6, and the succeeding term is the sum of two terms just before it. So, the question is, what are the first 6 terms of Adeline's number pattern? So, una natin daw ilalagay, so dapat marunong tayong magbasa ng instruction. So, the first term is 1, ayun na yon. The second term is 6. Ang susunod niya is i-add mo lang yung 2 terms just before it. So, para sa pangatlong number, i-add mo lang yung unang dalawa. So, 1 plus 6 is 7. So, ayan ulit. So, pag may sagot ka na, yung kasunod lang ulit i-add mo for your fourth number or term. 6 plus 7, kaya ito yung magiging fourth term mo. Okay? So, you'll have 1, 6, 7, 13. So, anong susunod mo na number, i-add mo lang. 7 plus 13, and that will be 20. And for your last number, i-add mo yung last mo. Okay? So, 1, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. So, saan ang galing itong 33? Ito lang yung 13 plus 20. So, let us now review a little of algebra. So, if x is equal to 7 in the polynomial function, p of x is equal to x squared plus 8, what is p of 7? So, pag binigyan ka ng gantong number, no, may nakita kayong x is equal to 7, pampalit lang yan dito sa x. So, ayan yung gagawin natin dito. Okay? So, p of 7 is equal to x squared plus 8. So, itong x, palitan mo yan siya ng 7. So, ang mangyayari po ay 7 squared plus 8. What is 7 squared? 7 squared is 7 times 7. So, that will be 49 plus 8 and adding 49 and 8, that will be 57. So, P of 7 is equal to 57. So, another problem. Alexa sold Japanese pancakes in boxes of 24. On the first day, she sold X boxes. On the second day, she sold twice as many boxes as on the first day. Remember, ilan daw yung first day natin? X, no? X ang ating representation. Which expression, because we are just asked to write the expression, which shows the number of Japanese pancakes she sold on the second day? So, ano yung sale natin? Nung first day ay X. Nung pangalawang araw ay Thrice as many. So, multiply mo lang yan. Alright? So, the second day sale is 24 times 3x. So, bakit 24? Kasi nga, yung bawat box natin, may lamang 24 na pancake. So, bakit 3? Kasi po, ayun yung thrice
as many boxes as on the first day. That's X. So let us now have a little of geometry. So if the measure of angle M is 68 degrees, what is the measure of angle A, its complement? So may mahahalaga po ditong point. We have two angles, M and A. Si M, ang kanyang sukat is 68 degrees. Pag sinabi natin, what is the measure or the complement? Pag sinabing complement, tatandaan mo lagi, ang complement ng isang angle ay yung sukat na pag inad mo doon sa given angle is 68 degrees. So, pag complement yung term, tatandaan mo kaagad ay 90 degrees. Pag sinabi naman, or ang tanong naman is supplement. So, pag ang tanong is supplement, ang nasa ulo mo naman, ang iisipin mo naman is 180 degrees. So, let's go back to the problem. What is its complement? So, angle A, since complement siya, hanapin mo si angle A, 90. Bakit 90? Kasi nga hinahanap mo yung complement. Minus the given, 68 degrees. Therefore, angle A is 22 degrees. Another, what are the coordinates of point A if we are given a graph here? So, ang una mong titignan kung saan siya ang coordinates niya is x muna. So, ito ay negative 4. So, yun, ang A. So, negative 4, ano yung y niya? So, ang yung y is 3. Una mong isusulat yung x muna, mauuna si x bago si y. So, negative 4, 3. So, those are the coordinates of point A. Probability. So, ang probability, usually, ang binibigay dito ng problem ay tungkol sa dice tsaka sa coin. So, dito sa example na ibibigay ko sa inyo, pinaghalo natin. Suppose that you flip a coin and draw a die. So, dalawa yung concept natin, no? A coin and a die. Yung dice, no? Singular kasi yan, kaya die. So, coin, ang coin ay merong dalawang side. Yung head at ang tail. Kumbaga sa ating Karakrus natin, ang tao o ibon. Pero sa mathematics, tinatawag natin ha, yan na head and tail. Then, a die has, when you roll a die, there are 6 probability or chances na makukuha mong numero. So, isusulat mo lang din dito. Ginawa ko itong tabular form, pero pwede nyo rin gawing 3 diagram kung saan nyo mas madaling maintindihan. But for me, I prefer this table or tabular form to present to you. So, ito yung number. Ilalagay mo lang dito sa taas. Then, dito yung coin flip, yung possible na lalabas. The probability of getting a head and 3. So, pag nilista mo na to, itong head and tail, tapos yung sides, ipipair mo lang yan. Imumultiply. H times 1 is H1. H2, ito yun siya. H3, H4 to 6. Then, isunat mo na lang din yung T. Pero kung nasa test ka, kung ano lang yung tanong, you can stick to that. Gimpresent ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari or possible, baka mamaya sa test nyo, iba yung tanong. So, nilagay ko na lang din yung T. So, T1, T2, until T6. But the question is ahead and 3. So, H3 ang hahanapin mo. So, the possibility or the probability na lalabas yung H3 is 1 out of 12. So, bakit 1? Kasi isa lang yung H3 na lumabas. Out of 12. So, bakit 12? Kasi nga, 12 naman itong possible na lalabas. 6 sa H at 6 sa T. So, 1 over 12 or 0.08, that is the probability na lalabas yung H3. Okay, a little of statistics. We are given here the number of students, si student number 1 to student number 7, at ang score nila sa isang specific na test. So, kung halimbawa binigyan kayo niyan, possible question is, what is the median of the test scores given median? So, pag nabing median, middle. Okay. So, median, mas maganda i-list mo yung scores nila. Simula sa mataas, so 96, tapos may dalawa kang 92, ilista mo. 87, ilista mo yung 87. Then, ilan ang 85? 1, 2, 3. May tatlong 85. So, median, middle. Ano yung middle score? 7 yan. So, anong gitna ng 7? So, that's the fourth score. That's 87. So, the median is 87. How about, what is the mode?
mode of the test course given. Pag sinabing mode, ano yung paulit-ulit o pinakamaraming naulit? Pinakamaraming naulit na score. So, in this case, kopyahin mo na lang din yung sinulat mo kanina para hindi ka na maglista ulit. So, 85. Hindi pwedeng ang sagot is 85, 85, 85. So, ang mode niya lang is 85. May guhit lang yan dyan sa atin para lang pinakita ko sa inyo kung ano yung pinakamarami, no? Kung ano yung uso, no? Yung mode, kung anong pinakamarami na lumabas sa score. I will be sharing to you some important points, no? Galing lang ito sa akin. So, baka makatulong din sa inyo so that you will also like mathematics. So, first, you have to mentor each other. Tandaan natin na ang math hindi siya nagbabago. So, ang 1 plus 1 noong unang panahon, 1 plus 1, 2 pa rin yan ngayon. So, tandaan natin, math never changes. So, kaya we can always learn mathematics and we'll be helping each other. Next, we have to ask. It's always good to know. Mahalagang magtanong po. Review. We should always refresh. Our memory fails us sometimes. Hindi pa nga sometimes, di ba? Oftentimes. So, kahit na sinaulo na natin, pagdating ng makalawang araw, hindi na natin alam. So, it's good na magbasa tayo. At pag nagbabasa tayo, hindi laging math ang babasahin. Magbasa kayo ng kwento. Kasi pag nagbasa kayo ng kwento, mas maintindihan ninyo yung flow ng story, maintindihan din ninyo yung mga math problems. So, next, initiate. Kung gusto mo talagang matuto, magsimula ka. So, kumpara sa iba din, be that spark to light the torch of learning. May pagkakataon tayo laging matuto. And, of course, energize. Get excited to learn. Bakit nga hindi na tayo matuto na learn something out of everything? So, ako, mahalaga talaga yan sa akin. Maraming bagay, even in my age, I do not know. But I always get excited to learn something out of everything. Hindi man maging perfect ang isa, pero at least may alam ako doon kahit konti. And that's very, na sa akin. Mahalagang mahalaga na yun sa akin. So, good luck everyone. Grade 10 and grade 11. Fighting!